You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Ba, meron po ba mga ebidensya na nagpapatunay na meron po bang tinatawag na mga alpabeto na na-record sa history? What are the first alphabets recorded in history? Alam po natin na nakalagay po sa Genesis 9:18 na si Noah po ay mayroong tatlong anak. Sila po ay si Japhet, si Shem at Ham. At gumagamit po sila ng tinatawag na isang lingwahe at isang panulat. Ano po pa kaya ang ginagamit nilang panulat o lingwahe? Ayon po sa Genesis 10:25, ito po. Si Shem po ay nagkaroon siya ng anak. Ang una niya pong anak ay si, kasama po dito si Arphaxad, no? At si Arphaxad ay nanganak po siya si Eber. At si Eber po ay may dalawang anak. Si Peleg at si Yoktan. Si Yoktan po ay naging lahi nila Uphir. At natira po na sila sa eastern border. Ito po ay naging lahi ng Pilipinas. At si Peleg naman po ay naging lahi ni Abraham na natira naman po sa Israel. Sa history po ay meron pong tinatawag na 17 pelasgic letters. At ito, paagad na po ito, no? Titingnan po natin ano po yung 17 pelasgic letters na tinatawag nila. Ito po by letters, scripts, or pictogram. It is known as the first letters in the world, no? Ang kauna-unahang mga letra na ginamit o alpabeto noong unang panahon. The 17 pelasgic letters or scripts are divine. Divine, ito daw po ay banal. Bakit siya naging banal? No? Meron po palang 17 pelasgic letters are preserved after the deluge o Noah's flood. Saan po kaya ito galing? Where does this 17 pelasgic or divine letters came from? Sa salitang Hebrew pala, ang word na pelasgem po ay, ang ibig niya sabihin ay dividers. At ito nga po ay nakatala sa Genesis 10:25 kung saan ang isa po sa apo ni Shem na ang pangalan Peleg, nakikita niyo po sa screen na kapatid po ni Yoktan, si Peleg po ay naging lahi nila Abraham at naging Israel. Kung saan ang ibig sabihin po ng Peleg ay dividers. Ang ibig sabihin ng dividers ay sila po yung nag-divide ng buong mundo. At nakasulat po ito, no? Peleg means to divide, in which the word pelasgic is derived. Ito katotoo. Where does the 17 pelasgic or divine letters or scripts came from? Saan kaya ito galing? Meron po mga historians na nagsulat na siya ay tunay na tao. Atin pong tignan ito sa book na For Historians, Cadmus was a real person, no? Na siya daw po ay nagdala ng the 17 pelasgic letters na dinala ni Cadmus sa Greece. Dinala niya po yung 17 pelasgic letters. So, the 17 pelasgic letters from Cadmus also the origin of ancient Hebrew pictograms, no? Ito po ba ay totoo? Ito po, nakasulat po yan kay John Allen Gilles sa libro niya na Hebrew and Christian Records, Volume 1, page 412, in year 1877. Nakasulat po dito. It is well known that the alphabets of Cadmus consisted 16 or 17. Tignan niyo po, meron pong 16 or 17. Titignan po natin, maipapaliwanag po natin susunod bakit 16 or 17. No? Letters only, but the Hebrew alphabet has 22. This seems to show that the alphabet of Cadmus is more ancient than the two. Ang ibig sabihin po ay mas nauna po yung 17 bago ang Hebrew. Wow! Mapapansin niyo po na bago pala ang Hebrew letters, ang sabi po kasi ng iba katulad po ni Dr. Douglas Petrovic, no, na nag-research po dun sa Sinai, yung may nahukay siya, eh sabi niya po ay nauna daw po ang Hebrew. Pero dito po nakasulat, ang history ng 1877, ano po, nakasulat na po pala na meron po palang nauna sa Hebrew. At yan po ay napatunayan din po, no. Pero ang tanong po ganito, where does Cadmus came from? Saan ba siya galing? No po, alam po natin na dinala niya 17 pelasgic letters, no po? At nakasulat din po ulit kay Herodotus na si Cadmus was not a Phoenician. Ito po ay nakasulat sa tinatawag natin na
book, no? The Journal for Biblical Literature, no? At ating puntitingnan mabuti ito ngayon. At ito po ang kanyang meaning ng kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan po ay meaning Kidem, is, and whom indeed. Cadmus means Kidem or Eastern or Oriental people. Ang Cadmus po pala ay hindi lamang po isang tao kundi Oriental people. Nakasulat po dito. Eh, saan po ba itong Kidem na to or is? No po. Sa mga Briggs Concordance po sa mga Hebrew, ang word po na Kidem or Cadmus ay ito po ay Hebrew. Na ibig sabihin niya, Kidem means Eastern border. Ngayon po ay titingnan natin yung characteristics ng 17 Pelasgic or Divine Letters. At ito po ang kanilang mga characteristics. The first letters of the word known as Pelasgic, Divine, is characterized by the following. Number 1, composed of 17 scripts or letters or pictograms. Number 2, came from Kidem or Eastern border of Shem's territory or the Southeast Asian countries. Bakit po? Kasi ito po yung tinatawag na Kidem na po, brought by Cadmus. Number 3, was tropenautically identical to Phoenician, Hebrew, and Sumerian pictograms. Dahil po, dito po nagmula yung Phoenician and Hebrew and even Sumerian pictograms. Ano po? Dapat po yung 17 ay kapareho po nila. Kasi yung 5 po sa Hebrew ay galing po Egypt. Number 4, identical to the oldest Hebrew script discovered by Dr. Petrovic na nahukay po nila sa Sinai. At number 5 naman po, it should be a verb, no? Meaning pictograms. So, tingnan po natin ang the first criteria. Number 1, composed of 17 letters or scripts or pictograms. Sa Hebrew po, kung tatanggalin po natin yung 5 na letters, katulad po ng het, tet, kaf, sin, at ayin, iyan po kasi ay galing sa Egypt. No, yan po yung 5. Kaya po yung 17 plus 5 equals 22. At ito po makikita natin. Ito po yung mga listahan o list of ancient letters ng buong mundo. Number 1 po, Brahmi from India, it has 43 scripts. Number 2, Devanagari, 47, no? From India ulit. Betulutu, 40, from Indonesia. Kavi, 33, from Java. Baybayin, nandun po, ano? From Philippines. 17, sakto, no? 6, Phoenicia, 22. Hebrew, 22, from Israel. Pansin po natin sa first criteria po ng mga ancient scripts ay unang-una pa lang, pasado na po ang Philippines. At eto nga po, alam po natin na meron siyang 17 scripts or pictograms o tinatawag nilang letters. Kung saan po ang da tsaka ra, kung makikita po natin sa screen, ay pareho. No? Kaya po kung bibilingan nyo yan, 18, pero yung po ay actually 17 dahil yung da tsaka ra po ay allobones. No? Ibig sabihin ay pareho ang pinanggalingan. At yan po ang naging problema ng Israel sa Bible noon, si Nabucodonosor ay tinawag nilang Nabucodresar. Kasi pareho. Ba't kaya may allobone? Pareho po ang Hebrew tsaka Baybayin na may allobone. Bakit? Kasi doon po nagmula ang Hebrew sa Bible.